I was there when I needed someone who wasn't getting over you. Wanna move to the side, wanna move up. Mga ka-trip, kumusta po tayo mga ka-trip? Ayan, so nandito po tayo ngayon kila Boss Gabriel Locmayo ng first overall ng PBBF ng 2021 Derby Race po. Bumisita po tayo ngayon sa kanilang loft at atin po maririnig at ipapakita po ang kanyang mga ibon. Bago po lahat mga ka-trip, pag-i-subscribe po ang ating pong channel, Mr. Softy Vlog TV, and po pakishare po natin at pakilike, and huwag po natin kalimutan mga ka-trip na pakiclick po yung notification bell upang lagi po tayong updated sa mga bagong videos po natin. Kaya salamat, tara! Ayan, okay mga ka-trip, good afternoon. Nandito po tayong kila Boss Gabriel Locmayon ng world champion ng PBBF. Ayan, ng North Derby Race. Ngayon po, atin po kakausapin, atin marinig. Makita po natin ang mga kanyang achievements, mga trophy. Isa po newbie mga ka-trip. Ayan, magpagkilala ka naman Boss Idol. Maganda nga po mga ka-trip. Ako nga pala si Gabriel Locmayon. Mas kilala bilang Gab Locmayon po. AGL Loc. Taga Mabalacat, Pampanga. Ayan. So ayan, Boss. Sa ulitin, kahit natapos na yung nakaraan na karera, 2021. Congrats pala. Ay, maraming salamat. So ngayon po si Boss Gabriel. Kwento na niya, yung ibon niya nung, dahil nga po siya po isa kaagad yung mga nakuha niya mga achievements. Boss Idol, yung nilaban mo na lang PBBF parts yung nakakuha, achieve niya? Actually yung ibon na yun marami lang yung nakuha kasi sa mga ibang club nung hindi ako nagde-derby, nilalaban ko lang sa pooling talaga yung ibon na. So dahil konti lang yung limited lang yung mga kalaro siya ng PBF parts. Tapos sinubukan kong isa kay o ilaban sa pooling prepare ko sana para sa open race ng KFC dahil bago nga yung club ng KFC nun, tapos mga tropa natin yung mga coordinator. So sinabi ko, i-prepare ko yung ibon advance ko ng training sa PBFRC. Kaya nagkataon, nalaban sa fundraise, umabot ng derby. Sinabi ako ni Jeff Woon, si Gato, yung coordinator ng daunan, na isad-sad na namin yung ibon sa kayo ng derby. So ganun yung nangyari. Sa kinalabasan, nanalo ng 7 laps, fundraise, tapos nagkasunod-sunod na hanggang makuha namin yung first honor of champion. Oh my God! So ngayon po ha, mga ka-trip. So bali, para bang kasing wala sa plano yung nailaban na ibon? Oo, ganun talaga. So, doon ako naniniwala sa sinasabi nila sa akin na panapanahon lang. So siguro nakataon na yun talaga yung time ng ibon, kaya saktong nalaban siya doon. Kaya yun, nanalo, ganun siguro siya talaga. Ayan. So napakaganda, no? Yung first na laban niya, ganun na. Yung na-chip niya sa ibon. Yung ibon mo yun, ano yung pwede po natin na makita yung kung ano yung... Paksa tayo? Ay, iksi! Pahabain mo! Trip, yung ibon niya. So ito yung ibon natin. So ito yung ibon natin na nag-champion sa North Derby Race ng PBFRC nitong 2021. Pinangalan ko sa kanya is Alpha. Kasi siya yung Alpha male sa loob. Nung nilalapa mo siya. So Alpha. So ang bloodline nito is sa top side, 0-10. Tapos may parang ng Japan Kokok at Japan 3 seconds. Tapos dun sa hen naman is Panet Tacloban galing dito. So yung mga ibon na yun, nakuha ko kay Jan Fernandez, yung King Kenner Lock, dating presidente ng DMHPC. So doon ko nakuha yung mga ibon, inabutan ko na sa dati niyang lock kasi nag-rent ako dun dati. Kaya sila na lang yung mga ginamit ko. So ito yung mga ka-trip, yung ibon niya na first overall champion. Ngayon naman, yung nanay niya, ano yung Japan Kokok 3 seconds. Japan 3 seconds na Kokok, no, yung linyada ng ibon na nag-champion niya. Yung mga peros niya, nandyan ba? Oh, nandito. So actually, na-breed sila ngayon, nandito sa likod natin. Ah, ito pala, sakto. Yung palang, sige, tingnan natin. So ito yung
So itong tatay ni Alpha, ang bloodline nito is yung 0-10, tapos nakapasok ng Japan Kokok tsaka Japan 3 seconds. So ito yung mga nagpapanalong ibon nila, pinalipad rin ni Boss Jason Tolentino. Tapos ito naman mga trip yung nanay ni Alpha. So ang pasok ng ibon na to is yun nga, may pasok din siya ng Japan 3 seconds. So mostly is halos Japan last. Ayan o mga trip, nakita natin maliban sa anak na nagbigay na achievement sa kanya kay Boss. Ngayon yun, nakita po natin yung mga nanay at tatay. Ayan o. Ngayon naman, ito Boss Gab, yung bang mga trophies na to, ito ba yung nakuha ng ibon mo? Oo, ito yung mga trophy na nakuha ni Alpha dun sa BBFRC. Tapos yung mga certificate nandito na rin. Yan lahat yung mga achieve niya sa unang derby ko. So ito mga ka-trip, yung trophy ng first overall niya, PBBF. Isang newbie! Isang newbie! So yan, nakakataba ng puso eh, no? Yung makita mo na, yun nga, masayang tingnan. Kaya lahat po ng mga newbie dyan, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Siya nga, first time niya, nanalo na. Ayan, ando na agad yung ano niya, yung hindi lang swerte eh. Yung galing niya, at galing ng ibon niya, at saka yung bloodline. So ngayon naman, ano yung pwede mong ma-share sa amin, no? Yung kung ano yung ba, kung ano yung ginagawa mo, kung bakit, ayun nga, na-achieve mo agad yung panalo. Ayan nga, sabi nga, maliban sa bloodline eh, no? Maliban sa bloodline, siyempre meron kang ginagawa na sistema sa ibon mo o sa loft mo. Ano yung pwede mong maibahagi o maikwento sa mga kalapatid, sa mga katrip natin? Okay, so mga katrip, mapapayo ko lang siguro sa mga newbie na katulad ko, sa mga kasama natin ng mga kalapatid is, unang-una, bago kayo maglaban is, kailangan nyo munang pag-aralan yung proseso. Kung ano ba yung nangyayari sa ibon kapag lumilipad sila. So, nung hindi pa ako naglalaban, yun yung mga una kong ginawa. Kasi nanonood din ako sa mga vlog. Kaya lalo na si, ano, si Idol Madla. Yun yung mga nag-inspire sa akin na mag-ibon eh. So, kailangan tutukan mo yung ibon. Unang-una, observation. Ayan, shoutout kay AGL Lop na Mabalakat. Ayan, yung mga nakaka-chat. Pakilala mo yung galaw ng ibon. Tapos, kung matatakot naman kayong magsayang ng panahon, unang-una, huwag kayong matakot. Kasi, hindi kayo magsasayang ng panahon sa pagkakatay kung nag-i-enjoy kayo. Una na is mag-enjoy, magpalipad. Kasi bata pa ako, tigil-tigil. So, mag-enjoy lang kayo, huwag kayong matakot magkamali. Kasi halos lahat naman tayo natututo sa pagkakamali. Doon tayo lalong gumagaling. Tapos, pangatlo naman siguro, kailangan nyo sipagan. Kapag nandun na kayo sa labanan, kailangan nyo sipagan, kailangan nyo talaga pagtrabahuan. Kailangan nyo na rin ng dasal siguro. Ayan. Tapos, susunod yung swerte. Tapos, yung pinakauling advice ko siguro is, magtiwala kayo sa mga kaibigan nyo. So, sa pagkakalapati kasi ka-trip, dyan mo makikita yung mga totoong kaibigan eh. Yun. So, yung tropa na si Renny Boy ganyan, coordinator ng KFC rin dito sa Dao, presidente ng PRSDP. So, tagan lang. Dahil nga hindi ako makapaglaban ng ibon kasi hindi ko alam gagawin nun eh. Nung unang-una ako nagpalipad o naglaga ng kalapate, laging napipensi yung mga ibon ko. Nag-breed ako. So, naubos yung ibon ko. Yan, pinibreed. Usapang peste tayo. Naubos yung ibon ko na pinibreed. Si Renny Boy, pinipilit niya ako maglaro. Kasi nakikita niya nga na gusto ko talaga mag-ibon. Sabi niya sa akin, sige, pepiramin kita ng ibon. Sabi niya, maglaro ka. So, yun. Pagkadali sa akin ng ibon, nag-focus ako sa mga pinairam niya sa akin kasi hindi naman sa akin yung kailangan natin ingatan. Kaya doon nagsimula yung pagpapanalo sa mga ibon na yun, yung mga pinairam niya sa akin. So, yun yung mga pinaikot ko sa loob. Tapos maganda naman yung mga resulta na ginagawa. So, sana hanggang ngayon magtuloy-tuloy. So, yun lang yung pinaka, mga pagkaibigan kayo. Hindi kayo sa mga advice nila kasi sila, matagal na silang nag-iibon eh. Pero, kunin nyo lang yung tama. I-absorb nyo lang yung sa tingin yung tama para sa inyo. Yun lang ka-trip. Ayan. So, ayan. Salamat po sa karagdagan na
binanggit sa atin ang ating boss na champion. Ayan, ha? Ayan. Ayan, matanong lang, about sa sistema ng pag-breeding. Paano yung ginagawa ang pag-breeding sa breeding? So, sa breeding naman, lakas eh. Bago mo sila i-condition, syempre i-check mo na muna kung sino ba yung parang namimili ka na ng pagpaparacing mo eh. So, nire-ready mo yung mga gusto mong ibon na i-ready. So, pag nakapili mo na ng mga ibon na feeling mong tatama yung pairing, syempre unang-una kailangan natin mag-deworm. Kaya ngayon ginagawa ko mag-deworm, tapos mag-flushing, cleansing, upper tsaka lower respiratory. Tapos pagkatapos nun, babad ako ng probiotics kasi. So yun yung maintenance ko, wala akong masyadong gamot. Sa loob ko, hanggat maaari, hindi ako nagbibigay ng gamot, lalo yung mga antibiotic. Yan, yun yung pinakamalaking bagay na siguro nagawa ko, kaya mabilis ako mag-recover ng ibon. Hindi ako nagbibigay ng antibiotic. So para pag nagkasakit sila, madaling i-recover. Madali silang gamutin, hindi sila paano magiging intolerant sa gamot. Tapos pagkatapos nun, pagkatapos natin mag-cleansing, tapos bigyan natin ng vitamins, yung mga may vitamin A, D, E yung mga piliin natin. So pagkatapos nun, sasalang natin. Tapos yun, hintayin na lang natin hanggang sa makapili tayo ng mga malalakas na mga squabs para singsingan at ilaban natin. Okay. Pagdito naman sa mga flyers, boss, ano mga ginagawa mo? Ayan, ano? Yan, natanong ko yung bounce sa breeding. Ngayon naman, siyempre, yan, magkakaroon ng inakayan. Siyempre, yun nga, ano yung paano yung ginagawa mo sa sistema pagdating sa mga palipad ng mga young bird mo or mga warriors mo? Okay, sa ano naman, sa mga squabs naman, bago isampa. Ako kasi ano eh, maaga ako magsasampa ng young bird sa loft. Siguro mga 21 to 23 days, nasa loft na yan. Kasi pinagusto ko sa ibon is madaling mag-mature. So, pag madaling sila mag-mature, kaya nila protektahan yung sarili nila sa loob ng loft. Tapos, magpapakain ako, koha ko oil-based na seeds. Yan yung mga focus ko. Tapos, siguro mga 7 to 10 months, protein ang kinakargaan ko nila. Protein, tapos mga oil-based na seed, tsaka mga fats. Yan yung binibigay ko para mapanatili ko na yung muscle or yung bone development, tsaka muscle development is makukuha nila yung goal nila. Walang maliit, walang mahina. So, after ng 7 to 10 months, na pagbibigay ko ng protein o yung breeder mix na tinatawag dito, yung gagamit natin. Hindi pa lang ako nag-overall and yun nga, first overall champion ka. Eh, meron ako kasi narinig na sa pooling, no? Ayan lang, sa pooling. Sa pooling daw mga katrip, umahakot ng premyo. Umahakot ng premyo, tatlong club pa yata. Hindi ko lang alam kung yung ibon na yon eh yun yung nag-champion niya. So, tanungin natin kung ano yung ibon na yon. So actually, yun, dalawa nga yung nilaro kong ibon ng North Derby Race. So meron bagong club, which is yung KFC. So doon talaga ako nag-prepare. Meron akong nilaban doon, tinawag ko Max. Yung nga si Max. Si Max. Oo, si Max. Yung open na derby race ng KFC, yun yung umawa ng pooling. So, magsimula first pooling, siya na yung lap winner hanggang sa dulo. So, actually, hindi sa KFC, tatlong beses nag-lap winner. Unang-unang pooling sa Victoria, lap winner ako dun, yun si Max. Tapos yung semifinal, yung Bayambang, lap winner din siya. Tapos yung last training, Bagabag, lap winner din siya. Pero dito sa PRSDP naman, hanggang sa matapos yung training, siya laging panalo sa lahat ng area pooling. Saka lahat ng side bet. Ayan. Lahat ng area pooling. Nakakatakot kalaban si Boss Dad. So, yun nga. Nabanggit nga, yun nga, you know? Madami na pala naman, you know? Oh, madami. Sa kwento, yun nga. Alos nata nasa kulang sa 300 ibon. Yung naakot ng ibon niya. Ngayon po, yung mga katripe, no? Yung boss God. Yung ibon na yun, yung nag-champion. Sa pooling, isa lang yung ibon. Magkaiba sila. Yung nanalong na pooling yun ba yung... Actually, yun si Max. Kasi may tito ako na yun yung pinakulang mentor. So, nung nagpapanalo yung ibon, nag-report sa akin, pwede ko sa mga ram sa dalawa na yun.
Tapos sabi ko sa kanya, sige, ikaw mamili. Sabi ko, kung ano gusto mo, sige. Eh, nung last train, siyempre mayroon umuwi si Max. Yun, si Max na yung dinala niya. Kaya ngayon, nasa ano, yung nagpapanalo ng pooling sa... Ah, okay. Si Max yung nagpapanalo ng pooling. Pero yun nga, yung nag-first order mo, ang nakuha nun eh, nakakuha siya ng... Oo, nakakuha ng N-Max. Nakakuha ng N-Max. Yung naging first order niya, yung kalapati niya, nag-uwi ng N-Max. Ayan. Nag-uwi po ng N-Max eh, no, mga katrip. Sana all eh, no? Ayan. So, ayan, no? Ngayon, sa mga kaibigan natin, baka meron kang gustong i-shoutout. Ayan. Oo, siyempre mga trip, gusto ko i-shoutout yung mga araw sa ating workplace. Siyempre, special mention sa mga Team Lakay. Sila yung Nagil, yun yung pinakadakilang Joe Nagit, kasama natin yung kayo nagtutos kasi araw-araw nang ka-trip. Pagkatapos ng pre-order ni Alba, kasama ko siya araw-araw. 100 km service. Tapos siyempre kay Rene Boy Gabatin, kay Boss Edmond Ligodan, kaila paring Aldrin, kay Maya, Pulse Supply, tapos kaila kay Norben, Keaton, Big, Uriga, tsaka sa mga team. What? What the fuck? Kaya siyempre shoutout ulit sa asawa ko, Christina Kunana, tsaka sa anak ko, Addison. Kaya salamat sa suporta nyo, salamat sa tiwala. At maraming salamat sa mga. At mga kalapatids, mga katrip, huwag nyo rin kalimutan mag-like, share, comment, at pakihit na rin ang notification bell para lagi kong updated sa mga video ni katrip. Salamat. Ayan, Boss Gab. So, salamat sa yung pagtanggap sa yung sa lugar at na sa yung sa yung kwento ng yung ibon. Maraming salamat. More champion, Boss Gab. Salamat. Wow naman! Wow! What? What the fuck?